Kumusta mga Cavs? Christian Sandhardinger nag-retired na sa Gilas duties. Kumay Marshall, napadasal daw sa Gilas. At kay Soto, may ibang priorities na daw. Buy World Cup na din ba? Tara, pag-usapan nga natin yan mga Cavs. Pero bago yan, kung bago ka sa channel ko, click mo muna yung subscribe button at notification icon para updated ka sa bago at susunod ko pa mga video. Shoutout nga pala muna sa inyo guys. Maraming salamat mga Cavs sa inyong suporta. Nakita na nga natin ang last game and last tournament ni Si Stand as national player sa kakatapos pa lang na SEA Games Basketball Tournament. Ito nga ay matapos na inanunsyo niya na magre-retiro na nga daw siya sa Gilas duties nang ipost niya nga ang very heartfelt na message na ito sa kanyang IG account. Since 2017 ay naging prominent Gilas player at nagbigay nga ng serbisyo para sa bansa si Si Stand. Sa kanyang post nga sa IG, sinabi niya na alam niya na daw na magre-retiro na nga daw siya sa Gilas duties just 30 minutes before nga ang tip-off habang namamaga daw ang tuhod niya at habang inaantay niya ang gold medal game versus Cambodia kung saan nanalo at nabawi nga ng Gilas ang kampiyonato para sa bansa. Kahit ganito nga ang sitwasyon niya, nakapag-contribute at nakapagtala pa rin siya ng 9 points and 7 rebounds sa kanyang 22 minutes na playing time. Sa edad na 33 years old, sinabi niya na nga na hindi niya na daw kakayanin ang double duties habang may commitment din siya sa PBA. At this point in his career, his focus will be on Ginebra na lang pero confident daw siya na ang future ng Gilas is in good hands, mentioning the names of Brandon Ganuelas Roser of NLEX at si Mike Phillips ng Lasal. Na-mention niya din si Jason Castro, nagagayahin niya nga din daw ang ginawa niya at it's about time na daw to pass the torch sa next generation ng mga Gilas players naman. Sa kanyang tatlong gold medal daw sa SEA Games, itong last daw ang very special for him dahil hindi lang sa kanyang mga experience sa tournament kundi pati na rin ang mga nakasama niya sa Redeem Team para bawiin nga ang gold para sa Pilipinas. Sa pagtatapos ng kanyang duty sa national team, maraming salamat Si Stand sa iyong serbisyo para sa ating bayan. From a Gilas center to another Gilas center, assistant spoke on passing the torch, Kai Soto is no doubt the future of Philippine basketball. Although by saying this, parang in doubt nga ulit ang availability niya in the much anticipated na World Cup na gaganapin pa nga mismo dito sa ating bansa. Based nga sa mga recent news, Kai Soto will play in the Summer League kung saan magiging conflict nga ito sa mga training plans din ng Gilas for the build-up of the World Cup preparations. As we all know, hindi pa nga nawawala ang focus ni Kai to target the big league which is ang NBA. Although bigo nga siyang mapili sa nakaraang NBA draft, tuloy-tuloy pa din ang pagsusumikap niya pero this time sa ibang route naman ang tinatahak niya para makapasok nga sa NBA. From his exit to G League Ignite to the mess na kinasangkutan nga ng kanyang old agent, ngayon ay may bagong handler na humahawak na sa kanya na Wasserman Sports para makatulong sa kanyang pangarap na NBA. Ang agency nga na ito ay siya ring humahawak sa mga players na kagaya nila Klay Thompson, Russell Westbrook, Derrick Rose at marami pang iba. After nga ng kanyang stint sa NBL Australia, naging panandali ang gig niya nga ang pagsabak sa Japan B-League nang maglaro siya sa Hiroshima Dragonflies. Sa maikling oras niya sa Japan, in 19 games na nilaro niya, nag-average siya ng 8.9 points per game, 6.1 rebounds per game, 1.4 assists per game, and he also shot 51.8% from the field, tapos may 75.5% sa free throw line. Although aminado nga siya na madami pa siyang kailangang i-improve, malaking bentahe sa kanya ay ang kanyang height. Standing as 7'4" tapos may bigat pang 232 pounds. Kumbaga, you can't teach height, di ba? With this, expected na daw na maglalaro si Kai sa Summer League in Las Vegas this coming July. Which is very conflict nga sa plan ng Gilas kasi by June pa lang ay lilipad na sa Lithuania ang national team natin para dun mag-practice. Kai Soto is still in Las Vegas by July tapos August na ang World Cup. If ever he is still committed to play for Gilas, I'm pretty sure na sobrang hirap na schedule ang kailangan niyang i-juggle. Tapos nandyan pa ang palaging banta ng Gilas coach na si Chot Reyes na wala nga daw shoe-in pa sa final roster and this is very true kahit pa kay Kai Soto.
Ang gusto nga daw ni Chot ay sumama dapat ang mga players sa mga trainings bago makonsider sa final lineup, which I think very fair naman unless wala nang mga legit big man na pwede nga nating pagpilian. Hopefully, maging okay pa rin ang schedule kay Kai kasi panalangin nga ng lahat ng Pinoy basketball fans na makita lahat ng mga pambato nating players sa biggest basketball event ng World Cup at isa na nga dyan si Kai na maglaro sana para sa Pilipinas. Speaking of panalangin, sa nakaraang SEA Games, dahil sa intensity at hirap nga ng mga games na pinagdaanan ng Gilas, kahit nga daw si PBA Commissioner Willie Marshall ay napadasal na lang para sa ikakapanalo ng Gilas. Reaction mo lang doon sa pagkapanalo natin ng guntong medalya muli, Kom Willie. Kom, bago yun. Super. Tala, nagdasal ako, Kom. Nagdasal ako doon sa lalos nung ano, nung kalaban natin ng Indonesia. Kasi yun ang baka mag-save sa atin. Pero, yun nga, nakita mo, kahit ganun ang flooring, kahit ganun ang kondisyon, nandiyan pa rin yung mga players natin na hindi sumuko. Talagang nakakatuwa naman, Kom. Totoo, nakakatuwa na binigay nila lahat. Maski na ako, Kom, talagang grabe yun. Grabe yun yung pagkakadasal ko noon at yung pagkapanalo natin. At nabalik natin yung medalyang ginto sa atin. Sa Redeem Team version nga na ito, pinangalanan nga ni Kome ang mga players na napabilib siya sa pagsungkit nga ng kumpiyonato at pagbalik nga ng gold para sa Pilipinas. Sino ang mga outstanding performers na nakita mo para sa iyo doon sa natuwa ka sa kanilang paglalaro at na-surpresa ka siguro? Roster, Lastimosa, si Brownie talaga ganyan. At nung huli, si CJ Perez at si Ross na... Tama. Nung unang mga laro nila, talagang wala eh. Talagang, ano ba to? Pero nung finals, nakita yung kanyang laro nila, Kom. Oo. Paano? Hanggang dito na lang muna mga Cubs. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo nga po ang video na ito, ay please don't forget to hit that subscribe button at click nyo na rin yung notification icon para updated kayo sa mga susunod ko pa mga videos. Maraming salamat at magandang buhay ka barangay.